Hola, Bantenatics! Si Catherine Chandria Manuel Bernardo ay ipinanganak noong March 26, 1996 sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang kanyang mga magulang ay sina Luz Viminda at Theodore Bernardo. Lumaki siya kasama ang kanyang tatlong kapatid, dalawang kapatid na babae na sina Chrysler at Kay at isang kapatid na lalaki na si Kevin. Siya ang bunsong miyembro sa kanilang pamilya. Pero sino nga ba si Catherine Chandria Manuel Bernardo o Catherine Bernardo sa mundo ng showbiz? Simula pa noong 2003 ay nagpakitang gilas ng batang Catherine Bernardo sa pagganap sa mga sikat na teleserye tulad ng It Might Be You at Magkaribal. Pero ang talagang nagdala sa kanya sa kasikatan ay ang pagbibida niya sa remake ng classic na Mara Clara kasama si Julia Montes. Simula noon, si Catherine ay isa ng pambato ng Kapamilya Network at isa sa mga pinakamatagumpay na personalidad sa Philippine showbiz. Noong 2006, nakamit niya ang kanyang unang pangunahing papel sa seryeng Super Inggo bilang si Maya, ang love interest ng bidang si Makisig Morales. Si Catherine ay bumida rin sa Princess and I, isang romantic drama series kasama si Daniel Padilla. At noong 2013, nasundan nito ng another project with Daniel sa mega hit teleserye na Got to Believe, kung saan ginampanan ni Kath ang karakter ni Chichay Tampipi habang si DJ ang gumanap sa yayamaning karakter ni Joaquin Manansala. Mula rito, nagsunod-sunod na ang projects nila as Katniel sa mga pelikulang Barcelona, Can't Help Falling in Love, Pagpag, She's Dating a Gangster at marami pang iba. Pagdating sa aktingan, naparangalan si Kath bilang phenomenal box office queen para naman sa mga pelikulang The House of Oz at Hello Love Goodbye, dahil umabot ng mahigit 800 million pesos ang kinita ng mga ito sa takidya. Kasama niya sa Hello Love Goodbye ang multimedia star at heartthrob na si Alden Richards. Si Catherine ay nanatiling forever kapamilya sa pagpirma nito ng panibagong kontrata sa ABS-CBN ngayong 2024. At syempre, hindi lang basta artista si Kath, patok din siya sa music. Nag-record siya ng kanyang unang solo mula noon hanggang ngayon bilang bahagi ng soundtrack para sa Princess and I at ang cover ng Got to Believe in Magic para naman sa sering G2B. Noong 2014, sinimulan niya ang kanyang pagkanta ng mga original songs at inilabas ang kanyang unang studio album na pinamagatang Catherine. Maraming pinagsamahan na teleserye at pelikulang love team ng Katniel na tinangkilik at minahal ng mga Pinoy. Patok din sa masa ang totoong pag-iibigan ng dalawa sa likod ng kamera na umabot ng mahigit isang dekada. Natapos ang tambalang Katniel sa totoong buhay noong November 2023 nang magdesisyon silang maghiwalay. Ano sa palagay nyo? Saan kaya pupunta ngayon ang career ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ngayong break na sila? Susuportahan pa rin kaya si Kat ng fans kung iba na ang makaka-love team niya? Anong masasabi nyo rito, Abantenatics? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe for more updates!